Hey guys, what's up? It's your boy John TV. Welcome back to Shoe Kicks. Yo, it's been a while. So, may bagong shoes tayo nire-review and release nito sa original sa America. So this is a replica pair. So this is by the way, this shoes is the KD16. So meron na rin ako ng KD16, mare-review na natin. Pero hindi siya original, guys. This is a replica pair. So binili ko to kasi merong nag-interesting na gusto makita yung KD16. I-review ko daw. So, na-timing rin na meron din akong order ng KD16. So, i-review natin tong binibenta kong KD16. So, by the way, this colorway is white golden. Kalagay dito is white golden. Size 9.5. And then, yeah. Let's go. So, merong dalawang klase sa colorway na ito. Kasi ang name ng colorway nito is NY versus NY, New York versus New York ata to. Ito kasi nakalagay dito sa Google, NY versus NY. And meron dalawang klase na pair na to. Isa is ito na sa akin, yung blackout sole, and then yung isa is yung naka ganito yung kulay, parang off-white na caramel outsoles. First is the traction. So attraction, guys, is na multi-directional pattern, and then hindi siya translucent, hard rubber siya. And yeah, for durability, guys, hindi siya pwede pang outdoor talaga. Hindi siya pwede pang outdoor. So dalawang model na, or I think tatlong model na ng KD na hindi talaga pang outdoor. KD16, KD15, KD14. So yung tatlo na yan, hindi talaga maganda yung rubber na ginamit kasi hindi talaga pwede pang outdoor. Except lamang sa like 12 and 13 kasi maganda yon. And then dito sa KD16, guys, is hindi siya pwede pang outdoor. So pag ginamit nyo sa outdoor to, mabilis lang to mapudpud. Yung mga rubber kasi is mamumove ko lang sa kamay ko. Yan. Easy to move lang sa kamay ko. I mean, except dito sa labas na outsole kasi medyo makunat, pero ito yung mga like ang napakaganda ng kanya, guys, eh. Napakaganda ng kanyang pattern sa rubber sa outsole kasi para siyang gear. Like to, eh, inspired ata to sa gear, ayan. Makita yan, i-video ko na lang kasi black outsole kasi. Yan para siyang gear, guys, ng sasakyan. So, merong colorway nito na Time Machine. Napakaganda nun, kaso yun nga, Time Machine is from LeBron 20, and yun nga, mga replica talaga, magaling talaga silang gumawa ng colorway. So yung ginawa nilang Time Machine yung KD16, eh hindi siya nirelease sa Amerika pero ginawa lang sa mga Asians, ganun. So napakaganda nun. So how does the traction sa tiles namin? Oh my god, guys, napakakapit. Maganda yung traction dito sa tiles, lalo na sa mga hard rub, mga rubberized court ata to, tapos sa mga plywood na court. Makapit to, guys. Sobrang makapit. Kaso yun nga, sinabi ko sa inyo na hindi talaga pwede pang outdoor. So, I mean, sa spike naman siya, guys. Hindi masyadong nagsispike. Hindi, wala akong makana spike. Pero I think you need to break in bago mo makan yung spike. So yun, guys, traction maganda, durability medyo hindi tayo pwede pang outdoor dyan. Pero yun, kung indoor lang naman kayo, indoor basketball shoes, hanap nyo KD16, okay na to. Yung nagustuhan ko dito sa sapatos nito, guys. So yung cushioning setup nito is a full, hindi siya full length, guys. So this is air bubble tawag nila dito, air bubble na cushioning setup. And para sa akin, I think maganda pa siya sa full length Zoom Strobel. So ito siya, guys. Ipakita ko lang sa skin nyo. So, maganda pa siya sa full length Zoom Strobel kasi mas responsive to, eh. Mas responsive yung cushioning setup na itong KD16, eh. Kasi yun nga, naka-zoom turbo lang dito sa 4 foot, tapos sa heel is naka-air zoom air bubble. So, yan. Ito yun. Yan. So, dito naman sa midsole, guys. Yung midsole, guys, is cushlon. Hindi siya masyadong soft. I think mas soft pa yung KD15. Kasi dito, kasi I think iba yung foam na ginamit. May replica pair naman to. Yung original is soft naman. Pero dito sa pair ko, guys, is hindi siya maganda. Pero meron naman siyang compression. Yan sa midsole, maganda naman. Nagko-compress naman.
Pero dito talaga sa dito talaga sa back is medyo cage. So I mean, mababawi lang naman siya sa air bubble, guys. Napaka-soft naman ng air bubble yan. As you can see. Maganda, guys. Tapos naka-zoom turbo pa yan. So, cushioning setup, guys. Maganda. Responsive yung cushioning setup. Pero kung gusto nyo ng fulling talaga na zoom strobel, maybe mag-KD15 kayo. So, next is the material. So, ito yung nagustuhan ko. Ito yung nagustuhan ko, men. Like, napakaganda, like improves siya sa KD15. So dito sa upper material is a mesh. Bre, napaka-breathable, napaka-thin ng material, guys. Ayan. Screen mesh. Tapos dito is synthetic leather. Ayan. Come out yan all around the shoes. Ayan. Ganyan. So maganda tong material nito, guys. Para siyang suede. Para siyang suede yung feelings, pero hindi siya suede, guys. Parang siyang suede lang yung feelings. Pero synthetic leather ata to. Tapos ito plastic. Ito yung like off-white na style. Medyo plastic. Ito plastic cage. So ito yung mga leather containment. Pag nagsastop kayo ganyan, meron kayong supportive na ganito. Meron to sa KD15 rin eh. Meron din to sa KD15. Tapos sa tongue is okay lang yung neto. Padding. Wala yung padding. Tapos dito rin sa heel, okay rin yung padding. Yan, meron siyang embroidered gold. Tapos ito yung double swoosh. Metallic tong double swoosh, ha. Para siyang metallic feels. Ito rin, easy. Easy. Ito rin, double swoosh. Kevin Durant 16. Walang edition, eh. So, true to size siya, guys. Pag wide footer ka, okay lang ata to sa inyo. True to size pag wide footer ka, pero kung skinny yung fit mo, I think mag down half a size ka. Kasi yun nga, medyo wide kasi to. Hindi siya narrow. Hindi siya narrow, hindi nagsistretch rin yung material. Dito rin sa tang may breathable. So, yung laces is rope laces pala, guys. So, yun nga, hindi siya masyadong true to size. Kung wide footer ka, true to size siya. Pero kung skinny yung paa mo, tapos narrow yung paa mo, down half a size kayo kasi medyo nagmo-move yung paa nyo dito eh. Kasi medyo kan kasi ito yun. Wide eh. Wide yung base dito sa 4 foot. So hey guys, dito naman tayo sa aesthetic. So for aesthetic, guys, di ko bet yung aesthetic. Pero yung colorway maganda. Yung colorway maganda. Pero yung aesthetically sa KD16, di ko masyadong bet. Lalo na sa outsole, guys. Like, di ko gusto yung like may pa gear pa sila kasi di talaga durable yung rubber eh. So aesthetically, kayo na mahala, guys, pero para sa akin, parang gusto ko pa yung KD15 naman. Yan. So thank you very much for watching, guys. Magagawa ko ng video, comparison video dito sa KD15. So try kong gawin yan kung makapag-pair na ako ng KD15 tapos KD16. So yeah. Thank you very much for watching, guys. See you guys in a bit. Take care. Peace out.